Okay. Good day, future engineers, na. So, ito yung next topic natin, na. So, hindi natin patatagalin to. It is all about curve fitting. Okay. So, ano ba yung pinagkaiba ng interpolation tsaka ng curve fitting? Okay. So, ang pinagkaiba nila, guys, no? Pag sinabi natin curve fitting, okay, it is not necessary to hit the points, no? Pero neto, na lang. I already prepared one na. Okay. So, dun sa interpolation, let's say, in my example, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na data points dito. Okay. Sabi natin sa interpolation, kailangan natin mag-pass through ng isang curve na tatama sa lahat ng functions. Most likely, ganun yun. Para siya nagsiswi na ganyan. Okay, so para lang tumama yung function. So, hindi ito yung aim natin sa curve fitting. Okay, so maraming klase ng curve fitting or maraming klase ng regression ko tawagin. Actually, this is what we call least square regression. So, meron tayong ginagawang regression dito. Okay, pag sinabi natin least square, ano ba yung ini-square natin? Okay, so mamaya malalaman natin kung ano yung ini-square natin. Okay, so for the meantime, okay, so hindi lahat naman actually ng bagay or hindi lahat ng data points ay pwedeng gamitan ng okay, ng tinatawag natin na linear regression. Okay, so pag sinabi natin na linear regression, from the word linear, okay, it pertains to a line. Okay, linear siya. Okay, so pag sinabi natin least square, okay, pag sinabi natin least, okay, the smallest or smallest possible, okay, square, okay, least square. So pag sinabi natin least square, nahanap natin yung square ng least possible values ng ano. Okay, so punta tayo dito sa ating data points. Okay, so meron tayong tinatawag na best fit line. Kasi marami namang line na pwedeng mag-represent ng data points na to. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, pero marami. Pero isa lang dun sa maraming yun, yung best. Okay? Paano natin masasabing siya yung okay, best? Okay? So, meron tayong tinatawag, guys, na okay, minimax criterion. Okay, wait lang, sulat ko lang muna. Sir, ano po yung tinatawag natin na minimax criteria? Medyo redundant, sir, eh. Mini, tapos max. Ano ba talaga, sir? Minimum o maximum? Okay. So, pag sinabi natin yung minimax criterion, okay, we're going to minimize, okay, the maximum residuals. Okay, ulit. We're going to minimize the maximum residual. Or should I say, ito kasi yun. Sabi nga natin kanina, hindi natin kailangang ma-hit lahat ng data points na to. That's why, if you fit natin siya sa isang line na kung saan siya yung best fit line, kung saan, okay, ito yung actual values ng points or kasi meron niyang actual values ng x and y, while this one, syempre, hindi naman tumama yan. Okay? So, merong discrepancy or residual kung tawagin. Pag sabi yung residual, okay, katulad na ito, ito yung original na data point, then, ito yung pinakamalapit na y directly below. Yan. Okay? So, meron tayong residual dito. Yan. Isa. Okay, how about this one? Ito yun. Okay, and so on and so forth. So, yung mga yan, no? So, ngayon, ano po yung minimax criterion, sir? Okay,
we're going to minimize this maximum distance. Or should I say, para nga masabi nating best fit line siya, hindi naman pwede masyado siyang malayo dun sa data points mo. Halimbawa, it can be represented by a line like this. Okay, hindi ko na masyadong i-elaborate, no? A line like this. Okay, pero malayo na yung distansya nun, original mo or yung actual doon sa model mo. Okay, kasi ito, guys, this just model. This is a model function. Okay? Kasi sinabi natin model, most likely, yun yung representative ng kabuuan. Okay? So, yun yung tinatawag natin na minimax criterion. Minimize natin yung maximum residual or yung maximum okay, distance dun sa or yung maximum difference dun sa values ng y ng function. Okay. So, to eliminate that error, masyado lang siyang maliit, no? Meron tayong tinatawag dito na kaya nga least square. So, yun na. Punta na tayo rito. Bakit square? Okay? Bakit least square regression? Bakit natin kailangan i-square? Because, okay, if we square an error which is relatively small, okay, okay. So, yung error, let's say E, okay, mamaya na yung subscript na ay, no? Okay, so any error E, sinakop natin lahat ng errors in which, ito yung mga yun, no? Yung distansya ng mga to, yung residual sub, or yung error sa value ng Y. Okay, kung masyadong maliit yun at in-square mo, okay, mas lalong liliit yon. Okay, parang, let's say, yung error mo na isa, 0.001. Kapag in-square mo yung error na yan, magiging ano, 0.00001. Yun yung purpose natin. Bakit natin pinapa, or kung ba natin ini-square yung error, para maging mas maliit yung ini-evaluate natin. In this case, okay, most of the books nare-represent siya as S sub R or any value na meron tayo. Okay, pwedeng any variable. But in this case, sundin lang natin yung sinasabi ng book na, okay, one of my reference books is itong Numerical Methods for Engineers ni Chapra and Kanade. Okay. So, syempre, meron tayong model value ng Y, which is this. Okay, and we all know that okay, the equation of a line is represented by, okay, this one, which is the y-intercept, okay, so this is the y-intercept, and yung b is yung slope. So basically, itong mga to, coefficients to, is yet to find out, kasi nakadepende yan dun sa best fit line natin, okay, mawa, ito yung best fit line mo. Okay, ano yung y-intercept niya? Ano lang yung slope niya? Okay, yun yung mag-identify actually ng ating best fit line. Okay, so basically, the squares or the sum of the squares of the root or of the errors is represented by this S sub R, which is equal to what? Okay, saan ba equal yung error na to? Okay, yun yung difference between the value of the actual value of y and the modeled value of y. Okay, so in this case, yung model value ng y natin ay ito. Okay? Yan yung model value ng y natin. So, if we transpose this to the other side, makukuha natin itong function na to. Okay, sorry. Okay, makukuha natin itong function na to. So, it's equal to what? The summation of y sub I minus a minus bx sub I, yun yung error. So, i-square natin yung error na yun. Okay, and we're going to sum up everything from my equals I to N. So, based on my example, I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, I will sum up from 1 to 7. So, any value of N will do. Okay? So, ngayon, paano natin malalaman yung A tsaka yung B? Okay? So, sabi nga natin, dito na, minimax criterion. We're going to minimize something. Okay. Ano yung i-minimize natin? We're going to minimize the maximum residual. Okay. Minimum. I-minimize natin. So, balik tayo ng differential calculus ng konti. Kung gusto mong i-minimize or i-maximize ang isang
value ng function, we need to get the first derivative. Let's say, for example, this one. Okay? Gusto mo makuha yung minimum value. So, kung gusto mo makuha yung minimum value or even the maximum value dito. Sorry sa drawing, no? Okay. Bakit kailangan nating kunin yung first derivative? That is because the slope here, y prime, is actually equal to 0. Okay, so as with this, pag maximum, y prime may equal to 0. Pero sir, bakit ganon? Dalawa yung hinahanap natin, yung a tsaka yung b. Okay, walang problema. Gagamit tayo ng tinatawag na partial differentiation. Okay, so partial differentiation, okay, let's say, we're going to differentiate it with respect to one variable first. Okay, ititreat muna natin sila as variable. So, if you're going to differentiate it with respect to A, then all other values or all other variables will be treated as constant. Okay? Again, it will be all other variables will be treated as constant. So, katulad nito, if you're going to treat A as a variable, then Y sub I, B, and X sub I are all constants. Liwanag po ba tayo ron? Okay? So, just don't mind the summation sign or summation symbol because that is just when you're going to sum up basically. So, pag i-differentiate natin ito, okay? This is power rule, no? So, ibababa mo yung exponent, which is 2. Okay? And then, copy the base, which is this one itself. Okay? And then, the derivative of the base. In which case, ang derivative ng negative a ay negative 1. So, kaya may multiplier tayo na negative 2. Dito. Okay? So, on the other hand, if we differentiate it with respect to another variable, b, all other variables except b will be treated as constant. So, ngayon, kanina, si a yung variable, kaya yung b, constant. So, ngayon naman, si b yung variable, constant naman si a. So, punta tayo dito. Again, by power rule, baba mo yung exponent, so that is 2. Ito yon. Then, copy the base. Ito mismo yon. Ito yon. Okay, and then, the derivative of the base. Sabi ko nga, yung y sub I, ay constant. So, ang derivative niyan ay 0. Okay, yung a ngayon ay constant. So, ang derivative niya ngayon ay 0. Okay, dito naman sa part na to, dahil ang variable natin ay yung b, then x sub I will be treated as constant. Also, to negative 1 na ito. Therefore, yung kanyang derivative ay negative x sub I. So, yung negative sign, nilagay natin dito sa labas. Okay, and then multiplied by x sub i nasa loob. Kasi nga, constant siya. Okay? So, upon further simplification, i-distribute natin ito mamaya. Okay? Then, break tayo rito sa principle na to. Okay, if you get the first derivative, set it equal to 0 para makuha mo yung okay, critical points or critical numbers. Okay, so sabi natin dito, we're going to set the partial derivative of S sub R with respect to A and with respect to B, both equal to 0. So, dahil ginawa mong 0 ito, okay, then magka-cancel lang tong constant dito. And then, distributing it to the summation sign, or summation symbol, okay, this will read as follows. Okay, yan na. So, summation of y sub I from 1 to n. So, basically, kahit hindi mo natin ilagay ito, otherwise stated on the problem, okay, tandaan na lang natin na from 1 to n yung ibig sabihin ng summation. And then, summation of a, and then summation of b x sub I, all deducted, equal to 0. Kasi, nikita natin, or sinet natin to equal to 0. So, as with this one. Okay? And then, just take note that the summation of A from 1 to N, where A is constant, is simply, okay, kung 1 lang ito, then matik na N ito. So, that is A times
n. So, tignan natin yan, no? Where n here is the number of data points na meron tayo. Bibilangan lang natin sila, basically. Okay? And then, punta tayo rito. Again, we are looking for the values of a and b. So, we have here two equations, two unknowns. Okay. Sensya na po. Set up lang natin na maayos. Yan. So, we have here two equations, two unknowns in terms ng A at ng B. Okay? Kasi this is equation number 1 and this is equation number 2. Okay? Naka-rearrange na itong mga ito, guys. No? And then if you notice, we can represent this by matrix. Okay? Matrix notation as this. Okay? So, our variables here are A and B. Then you can solve it by means of any, okay, any method that you know, Gaussian elimination, Gauss-Jordan, Gauss-Seidel, Jacobi, okay, meron pang Krauss decomposition, okay, or simply Kramer's rule, pwede na to kasi dalawa lang naman to, or even substitution, okay, anything, na, but in this case, in this juncture, hindi ko na i-discuss kung paano kunin yung variables na to. Okay, na A and B. Okay? So, mapapansin ninyo, we just need the values na N, yung summation of X, okay, parehas lang yun dito, and then summation of X squared, para sa matrix na to. Okay? And then, para naman sa column matrix na to, kailangan natin ng summation of Y, tsaka summation of XY. Okay? Ang tawag dito ay normal equations. Okay? So, I have here a very short example para malaman natin kung paano nag-work out ito. Actually, parang statistics lang talaga ito, no? Naaral natin to sa basic statistics natin. Do not know that it has a mathematical or numerical background. Kasi pwede natin itong i-extend. Okay? Sa iba pang bagay. Okay? So, like this one. Fit a straight line to the X and Y values in the first two columns of the table shown. So, itong mga to guys, itong first two columns na to, given po itong mga to. Okay? So, ano nga yung mga kailangan natin? Kailangan natin ng N, summation of X, summation of X squared, summation of Y, tsaka summation of XY. Okay. So, yung N, okay. Yung N ay ano? Yung bilangan lang natin sila basically. Ilan ba sila? Ilan yung mga pares natin? Yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaya yung N natin ay 7. Okay? Isa na. Next, summation of X sub I. So, basically, you're just going to sum up the values of X. So, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 is equal to 28. Okay? Okay na to. Next, kailangan mo ng summation of X squared. Okay? Kasi magkaiba po yung summation of X squared sa summation of X na naka-squared. Okay? Ibig sabihin na to, yung sinulat ko, no, the latter part. Okay? Kukunin mo yung summation of X, tapos saka mo i-square. Magkaiba yun. Ito naman, yung isasum up mo is yung naka-square na values ng X. Okay? So, paano po yun? Okay? I put here a third column to represent the X squared. So, 1 squared ay 1, 2 squared, 4, 3 squared, 9, 4 squared, 16, 5 squared, 25. Alam mo na square natin lahat yan. 6 squared, 36, tsaka 7 squared ay 49. And then, you're going to sum up everything. You will end up with 140. So, you can check if the calculations is correct. Okay? And then, by the way, kailangan natin ng summation of Y. So, meron naman tayong second column dito. Okay, by summing up all of this mula doon, pababa, makukuha natin yung 24.0. Okay?
So meron na to. So last one is summation of xi or xy, you know. So we're going to multiply the first column and the second column respectively. Then ilagay natin dito sa ating fourth column. Okay? And after evaluating all of this, so basically 1 times 0.5 is 0.5 until umabot ka sa 7 times 5.5 na 38.5. Okay, you're going to check everything kung tama. Then we're going to yield up or yield to 119.5. Okay? So, lahat ng kailangan natin i-plug in natin dito sa above na matrix form. So, what is N? Ito yon. 7. So, ito yon. Summation of X, ito. Tsaka ito, parehas yan eh. Mamaya meron tayong makikitang pattern or sa mga susunod na videos. Meron tayong mga susunod, mayroong pattern yan, no? Parehas itong mga to. So, nasan yon? Ito yon. Ilagay natin dito. 28. And then, this one is summation of x squared. Ito naman yon as a third column. 140. So, ito yon. Okay? Next is summation of y. Ito yon, yung 24. So, ito yon. And then, summation of xy is nandito sa fourth column, which is 119.5, brother. So, ito yung value na yun. Okay? Then, evaluating it, okay, and solving the two unknowns, we yield to A, 1 over 14, and B, 47 over 56. Therefore, okay, we have Y equals 1 over 14 plus 47 over 56. X as our, okay, best line. And this is the final answer for this one. Okay? So, if you have any questions, so feel free to comment, okay, down below. Okay? So, we have still more, okay, topics. Okay? Right, yun lang naman yung mga yun, no? So, stay tuned for the next upload. Okay? Thank you.